Oh, nagbabalik guys. Ito na ang ating bakbakan. HR versus ASM Monaco Gambit. AS Monaco Gambit pala. Ayan. So, welcome po sa ating CIS region, guys, no? Ang ating last series ngayong araw for CIS HR sa itong Gambit na ko. Kung tatanungin ng iba siguro, feeling ko, ang sasabihin nila ang mananalo rito Gambit. No? Kasi sa major eh, yun ang pumapasok, Gambit, and syempre nakita natin yung mga player nila, palag-palag din naman. May konting changes sa kanila, and yun yung sa tingin ko kung bakit sila matatalo ngayon. HR ang aking inano rito. HR ang aking sa tingin manalalo, guys. Yun yung aking prediction na papasok dito sa ating CIS region. Meron ba tayo diyang listahan ng mga prediction ng mga caster natin? Ayun ba yan? Pinasok ko yung ano? Ito daw yung sa playoffs, guys. So, tumama yung iba, guys, no? Na yung number 1, ito Team Spirit. Number 2, yung Gambit, di ba? 3, 4, yung Navi and Exterium. So, HR pa lang pang ano? Pang-pito. Pang-pito sa regional nila rito. So, yan. Solo MMR tayo ngayon, guys. Solo MMR. So, solo meet tayo. Ayun o, ako lang nag-predict dito, HR. Team Spirit. Ah, okay. Mga nag-Team Spirit pala sila. Team Spirit, Navi. Yung mga tropahan natin dito sa Lupon, guys. Ako lang nag-HR. So, naniniwala ako kay Kuman. Yan, si Kuman. Yung carry dito ng HR. So, pa-full screen nga, Dota. Pakita lang muna kung sino yung mga player nila rito. Pakilala na muna natin dito yung mga player, guys. Ayan. Sa HR, si Resolution. Si Zayak, kung natandaan nyo po yan. Si Yang G. Hindi po yan yung sa Virtus Pro dati. Iba po yan, si Yang G po. Kuman and si Lil Me Alone or si Lil ng Virtus Pro dati, guys. Nang Navi rin. Kung natandaan nyo po yan, no? So, yan yung lineup dito ng HR. Sa kabila naman, Monaco Gambit, Immersion, Afterlife, si DR, si Aini, okay, saka si Lorenop. Nasabi ni Yowe ay naka-trash talkan daw nila ni Palos, no? Doon sa pub game nila sa Anime Major, guys. Yan, shoutout again sa mga nanonood sa atin dyan, guys. Solo MMR muna tayo ngayon. Dahil masyado maaga natapos ang mga laro, eh hindi na-anticipate po ni Easy. So, maaga-aga tayo rito ng magkakas. And yun na nga, shoutout again sa lahat ng nanonood dyan. Feeling ko dahil dito na bukas eh. Kasi pag ganyan, hindi nakikita yung kagapuan ko pag lumilingon ako sa monitor o kaya dito sa kabila, diba? So dapat dito na tayo susunod. So tingin ko lang. So ayun na nga mga sir. May nag-aayos pa kami dito ng ano, ng studio natin sa Southeast Asia. Abangan nyo. Mag-aayos kami dito ng set natin. So ngayon, ganito muna tayo pati sa SA ha. Thank you. Yan, shoutout sa mga nanonood dyan sa Team YouTube and Team Facebook. Sana nalilinawan kayo, no? Sa mga graphics na nakikita nyo ngayon, sa mga videos, sa in-game. Pero ito, HR, Pak, Grimstroke, and syempre, itong Pangulier tuloy. Hoodwink, guys, yan. Nakakaboset na hero. And then sa ASM Gambit naman, meron sila dito ng Luna,
Alina, and itong next assassin. Yo, no? Cloud Casper Kagatan. Gwapo mo, Boss Alo. Thank you. Siyempre naman. Gwapong-gwapo tayo dyan. Eh, kita-kita yung ano ko ng ano dito. Nung bulutong dati. Yan. Yan. Kasi sobrang gwapo ko dati, guys. Nung nagkabulutong ako, kinatkat ko isa para lang mabawasan ng bahagya yung kagwapuan ko para makita nyo yung ganyan, no? Yan, diba? Gwapo, diba? Ganda ng camera, Boss Alo. Pang TI quality. Abangan nyo pa, guys, no? Mag-set up kami for Southeast Asia. Na-excite na rin ako. Shoutout kay Eman ng Pixel Fish, guys. Yan. Siya ang tumulong sa amin dito sa lighting saka sa setup ng camera, no? Para umangat yung kagwapuhan at kagandahan ng mga caster. HD ang mukha mo, Boss Alo. Yun, no? HD. Pag na ano ko HD, parang iba yata yung naisip ko, eh. Oh, pero naga-Phoenix dito. Itong side ng ASM Gambit, no? Maganda yung Phoenix na yan. Dahil kita nyo naman yung lineup pa rito ng HR10, eh hindi ganun kalakas pumasag ng itlog. Pero let's see, ano mangyayari, guys. Dapat po kasi alauna pa tong cast namin, eh. Even ko sobrang aga natatapos ng mga laro, eh nag-2-0. Kung sa Animajor, puro third game. Dito, sobrang aga naman. Puro 2-0, no? Napakasarap. Because, di ba? Ang bilis. Boss Alo, saan nyo nabili yung spirit sa likod? Si Chibibian, nagbigay sa akin. Si Chibibian, nagbigay sa akin. Ang spirit ng likod dyan. Ayos ba? Ayun, Faceless Void. Ang pinang tapat nila rito, no? O pinang sama doon sa Phoenix Egg. Meron sila kagad Faceless Void. Kumbaga, itlogan mo lang ko Chronosphere ko. Ewan ko lang, ha, kung Darkstar and Chibibi yung magkasama dito. Nakita nyo ba yon sa livestream ko? Faceless Void and Phoenix kami. Chibibi yung Phoenix. Faceless Void si Darkstar. Napalupit. Nabasag na itlog before mag-Chronosphere. Ganong katindi. Boss Alo, red camera ba yan? Parang pang 4K yung resolution. Ah, Black Magic, guys. Yung ating camera dito, Black Magic. Boss Alo, ilang team pa kailangan para mabuo ang lineup sa TI? Meron po tayong 6 pa na team na kukunin sa regionals. Isa sa NA, SA, EU, CIS, C saka China, guys. Yung isa, different regions na yan, isa lang yung kukunin, guys, sa ating regionals. Kaya naman, napakatindi yung mga bakbakan dito na gaganap, no? Pa-full screen mo nga ulit yung, ano, yung bracket. Papakita ko sa inyo, guys, kung ilang yung teams na nakikipaglaban para sa isang slot lang. Kita nyo naman, sa taas, 8 kagad yan. Empire, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 teams dito sa CIS. Sa Southeast Asia, 15 teams, guys. No? And nalaglag na yung Notekis saka yung Trident Clan. So, wala na po yan. Paalam na, next TI ulit. Ganun na ulit. Ganun na mangyayari sa kanila, mga sir, no? And then yung matatalo naman dito ay babagsak doon sa Fantastic Five. Bukas, kita nyo yan. Windstrike, Empire, Team Unique, Bait. Napakahaba pa nung tatahaki nila, guys. Kumpara mo doon sa mga nasa upper bracket na sa 2, 3, 4. Apat na base of 3 or 3 base of 3, isang base of 5. Pwede na kayo pumasok sa TI. Dito sa baba talaga, patayan yan, guys. Yung lalabas dyan sa lower bracket na yan, eh, baka siya din yung mag-champion. Kasi grabe yung tinahak ng landas, no? Kita nyo yung mga team dyan, handang pumatay, guys, para sa pangarap. Ito na yung sinasabi nating patayan, no? Patayan ng pangarap, guys, no? Wasakan ng pangarap, yan. Ito ang ating TI-10 qualifiers, yun. Boss Alo, pustahan tayo. Pili ka ng team mo. Pag nanalo ka, libre kita ng midnight snack. Pag natalo ka, bibilan kita ng midnight. Ah, para panalo palagi ako dyan, ah. Alam ko, lugi ka pa sa Ito. Kasi, alam ko, syempre, Gambit, kilala nung iba, nag-major. Dito ako sa HR. HR ako, boss. Kian Malyari, HR ako dito. Possible ba sa Kiev ang TI, Boss Alo? Feeling ko, yun na yung pinaka-best. Pinaka-best na? Pinaka-best pa? Yun yung best choice, guys, for Valve. No? Kasi nakita naman natin yung nangyari nung last major. Na-pull off naman ng mga tropahan. And I think, siguro, yun nga. Kaya, pwede. Pwedeng
yung Kiev, we play yung gumawa, 'di ba? 'Di pa naman yata na pa-pull up yung mga pa-pull out yung mga ano nila, gamit nila. Kung sakali man, edi ano ulit, renta ulit ng ibang gamit. Pero medyo ano 'yan, ha. Napaisip din ako kasi kailangan sobrang tagal pa ng preparation mo bago ka makagawa ng ganung event, eh. So, tingnan natin, guys, kung ano man mangyayari. Abang-abang na lang tayo sa ibabalita ni Valve, no? And ito na nga yung lineup, guys, for the both teams. Kanino ba kayo rito? HR ba? Or ASM Monaco Gambit, no? Ay, nako! Pasensya na kayo, guys, sa mga Gambit fanboys po dyan, no? After kong interview si Yowie, medyo nag-init na rin ako dito kaya, no? Kaya Lorenop. Yan. Medyo nag-init din tayo dyan. But solo cast? Eh, kasi napaaga po yung ano natin, guys. Napaaga yung cast natin. Masyado maaga natapos. Teka lang, titignan ko nga. Tatama ba? Ay, tatama na sa ano, camera. Okay. So, kung nandito siya. Ay, wala. Okay, ano yan? Patatakpan ka agad. So, kailangan talaga natin siguro. TV nandito sa baba. Yan. Gagawa namin ng paraan. Ay, ano yun? Sumakita. Okay. Ito na, guys. Game 1. Ito ang ating bakbakan. HR. And, Gambit. Hay nako. Okay. Nagbabalik na tayo rito. So, shoutout po again sa mga nanonood dyan. Pakilala ko muna, for the side of HR, Resolution, offlane po sa kanyang Sun King. Sayak on Grimstroke, Yang G on Pak, Kuman sa kanyang Ursa Warrior, and Lil Me Alone or si Lil para dito sa Hoodwink. For the side of ASM Gambit naman, Phoenix, neto si Immersion Afterlife sa kanyang Dragon Knight, DR or Dream, on Faces Void, Aini Onyx Assassin, and then itong si Lorenov sa kanyang Lina. Sana mamatay na mamatay yung Lina na yan. Hop! Ayan na, nagkabagayang agad ng tip dito, no? Oh, suntuan agad, oh! May stun! Medyo nakakabing, ha? Patay itong si Aini, guys. First Blood. Makukuha rito ng HR and Lil yung makakakuha ng kill na yon. Dito mo na yung inaan sa may ano, monitor. Yan. Sige pa. Check, check. Okay na yan. Okay. Pwede na. Yun. 1-0, guys. No? HR yung nanalo rito. Ng First Blood. Alam nyo na, ha? First Blood. PhoenixBlood.com. Promo code natin. Lupon WXC. Pero okay. Lil. Kailangan niya mag-ingat dito. Oh my God. Yung mic ko yata pakilakasan mo. Yan. Check, check, check. Okay na ba, guys? Yung ating sounds. Check, check. Yan. Medyo naririnig ko na yung sarili ko. Okay. Oh. Dito sa may gitna. Pak versus Lina. Yet your failure lives on. Ayok. It's done. Dito tama. Lil dating BP yan. Yes po. Lil dating BP, guys. Ito yung mga ano nila. Oh. Si Yang G po, hindi po ito yung G lang dati. Bata po ito. Si Yang G. Alam ko lumalaro din si G. Support na lang ngayon siya. Post 5. Nakalimutan ko kung saan team siya, eh. Pero post 5 na lang yon. Lumalaro ngayon. Pero ito nga po ang bakbakan sa may gitna. Lorenov versus dito kay Yang G. Kung natandaan nyo nga, or kung napanood nyo yung interview kay Yowie, nagkainitan daw po si Palos kasi Lorenov, ha? Ewan ko lang. So medyo mainit and toxic daw. And ito tinan natin, Afterlife. Ito isa sa mga pinapanood ko tuwing nanonood ako ng mga pubs, guys. Si Kuman, napakalakas nitong mag-carry. Eh, naniniwala akong mabubuhat niya itong HR patungo sa tagumpay. Plus, yung experience ni Resolution, Sayak, and Lil, mararamdaman natin, guys. Hindi rin naman basta-basta yung mga CIS player. Alam naman natin yan, eh. Palag-palag yung mga yan. Oh, pero dito sa may top lane, maganda yung farm
Nitong si Faces Boyd, no, kasama niya rito. Bibihira to ah. Ayun, nagpo-post 4, oh, nagpo-post 5. Post 5 ba to si Amy? Oh, pero ito yung stand, tingnan natin. Amy Delegado rito. Pwede siya i-body block, pero may slow dun sa may time dilation. Itong si DR and Peripair mabuhay. Si Amy. May salve kaya siya dyan? Meron. Oh, yun, wala rin mana si Sayak. So, hindi niya makakancel yung salve niya rito. Nasa Exterium si G. Ayun, nandun niya, guys. Nakakalimutan ko kasi, pero tinignan-tingnan ko lang eh. Ito lang mga kinakash ko yung nakikita ko yung mga player. Pero, yun na nga, guys, no? Si Immersion naman, ito, isa rin sa malulupit to. Kung natandaan nyo, Earth Spirit Lords din po to, Team Spirit dati rin, si Immersion. Pero nandito na kayo sa may gambit. Lil Me Alone. Nag-position 5 pala to si Lil, no? Dati, kung natandaan nyo, position 4 to si Lil, guys. Eh. Solo and Lil, yung may swag na Bitchy Game, na ano, Virtus Pro. Yung pag nakakita mo pala, nakakatakot na, natandaan nyo ba yun? Mga nasumusubaybay dyan. Sa may True Sight, meron din siya. Pero Hoodwink 5 po itong seal ngayon. Kakaiba rin siya mag-item. Dalawang ring. Pero din sa may gitna, medyo lumalamang yung Lina. Against dito kay Yang G, may advantage talaga yung Lina dito with dun sa kanyang range. And also, mag-skill lang kasi siya, guys. Eh. Bilis nung normal niya, eh, no? Hindi kayang makipagsabayan ng pack sa kanyang normal. Napakasakit, Kuya Eddie. And let's see kung ano mangyayari dito. Yang G, babalik naman sa may gitna. Na-repelan yung kanyang bote with that bounty. May tulog ata gambit dito. Sana all meron, guys, no? Shoutout po sa inyo. Yan, shoutout sa ating 400 viewers, guys, no? Nakakatuwa na CIS tong ating kinakas. Pero may mga nanonood pa rin. Kadalasan dati, di ba? Parang pag hindi Southeast Asia, hindi Europe, hindi kilala yung team, wala. Malabo pang maka 300. 100 lang. Ngayon, ang dami nyo ng bet lords. Mga nakaabang sa kanilang kanya-kanyang bet, no? Saan pa kayo tumayari ito? Ito yung feeling ko, medyo dikit yung ads eh. HR sa kagambit. Ito yung pinakamagandang series niya yung araw. Sa tingin ko lang naman, no? 700 tayo sa YouTube. Oh, ganun katindi yung ating YouTube ngayon na mas marami pa sa Facebook, guys. Shoutout po sa inyo dyan. Sa mga tropa natin sa YouTube. Also, shoutout ulit kay Eman na tumulong sa atin. Pagandahin itong ating set dito. Pero may bakbakan gagad, Kuman. Ako po, Afterlight Delegado. Mamamatay siya rito. Sabi sa inyo eh. Kuman yan eh, guys eh. Diba? Tatawagin ba Kuman niya kung hindi Kupa? Kuman, diba? Oo, dito sa may top lane. Delegado rito. Yung Exassassin, pwede siya mamatay. Oo, yun nga lang, nakapag-garapay siya. Plus the stun, resolution, nahabulin pa rin niya ba? Or si DR, pinupinterian niya dito si Zayak. Medyo malas sa bash. Bash mo naman oh, parang awa mo na. Ayun na nga, at namatay rito. Ito si Zayak, one bash lang yung kanya kinakailangan to kill that. Ito nga si Zayak doon sa beta playing. Diba? Oh, naku, na-stun si Kuman. And Delegado po siya rito, dumive yung Phoenix. Pero I think hindi naman siya mamatay dyan. Sana meron pong salve itong si Lil. Kung wala, eh papunta naman yung courier. So I think meron yan. Oh. And ito, tinan natin sa may gitna. Yang G. Direpilan siya rito ni Zayak. Yan. Mas maganda kasi GB sa YouTube. Anli, load niya. Ah, may ganun ba? Sakto yan. Sa mga hindi kaya pong manood sa Facebook, meron tayong YouTube yan. Walang problema yan kahit saan kayo manood, guys. As long nanonood kayo, salamat sa pagsuporta rito sa Lupon WXC, no? Marami pang event, guys, na mga nilalatag na kami. Ngayon pa lang, sinisecure na namin yung broadcast rights para sa inyo. Itong regional qualifiers, guys, ay hindi po kasi siya pwedeng kuha na ng broadcast rights dahil for community lahat to, guys. So, lahat ay Dota TV lang. Wala pong ano dito. Kumbaga si Valve na yung may-ari. Diba? Dati, kung napapansin nyo, may PGL, may ESL, merong Oga Dota Pit. Diba? Kung natandaan nyo yun. Dito po si Valve. So, lahat po yan libre for community. Saktong-sakto yan. Pati yung TI, ganun din. After ng mga TI, guys, may mga susunod ulit yan. Baka akala nyo, tapos na kagad. Meron pa tayong mga DPC ulit. Season 1.
Season 2 hanggang Season 3 na yung next DPC, guys. Pero, sana matuloy talaga yung TI. Ito sa may top lane. Delikado, si Zayak dito. Chronosphere will be committed by DR. Almost 7 minutes pa lang. Meron na siya Chronosphere dito. Pero napakamalas talaga sa may bash. Napatay pa rin naman nila dito si Zayak. Pero na-coil. Etong si DR Epicenter. Ginamit na rin. Medyo makunat ang kuya mo. Pero hindi pa rin siya makakatakas. Nice kill para dito kay Resolution. Ang ganda ng pagkakarotate din nung pack doon. Alam niya na kailangan siya ron para mapatay itong si Face Void. Eh nakomit naman na rin ko yung Chronosphere. So pwede na siyang magmaasim at magpakita kagad, no. Isang coil lang, patay. So dito sa may gitna. Palag-palag. Oh. Kuman. Ay, mag-ano siya? Pag-Fury, pero tingnan natin ha, lumalaban dito. Itong si Kuman, ultimate kanyang gagamitin. May stun ba siya? 2 seconds, 3, 1, bigay. Ayan na nga yung stun. 1, hindi enough yung kanyang magiging damage. Kaya mag-out na lang din si Afterlife. Plus, binigyan na rin ng salve. Itong si Ursa Warrior. Pangkaraniwan, hindi ko na nakikita yung Battle Fury sa may Ursa. Sa kadahilan ng medyo mabagal yung magiging timing mo no, kung mag-Battle Fury ka pa. Kadalasan, Diffusal, Dagger, mag-Basher. And then tapos na yung laro or SNY ka, di ba? Pero dito mukhang mag-ano nga muna, Fury, itong si Guman, eh, pahihirapan pa rin siya dito sa may bottom lane. Pero Immersion pa yung unang namatay and Guman still alive. Grabe, yung ikot-ikot technique pero tinamaan pa rin siya ng stun. Dito na ito si Aini and worth it na yon for the side of Gambit. Nakakuha nila yung carry ng kalaban pero nadamay pa sa hukay yung courier dito ni Aini, no? Pero yun nga guys, Ursa Warrior, Fury, dalasan kung may illusion ng kalaban, Phantom Lancer, Terror Blade, pwede siguro yan. Pero ngayon, tignan natin kung paano gagawin niya dito. May hilig kasi talaga siya mag-farm, mabilis kasi mag-farm yan eh, lalo sa pub game, nakikita ko ganyan. O, marami namang stock na pinoprovide eh, so mas mabilis yung kanyang farm dyan. Ilang minutes delay to? Dota TV guys, Dota TV delay lang. Kung ano yung pinapanood, siguro 5 minutes lang yata sa Dota TV to. Hindi naman siguro tataasan ni Valve yung ating delay pag nanonood tayo rito. Pero paano nga ako? Pa-check nga ako kung saan. Kung ilang delay. Oh, pero Kuman, ultimate kanyang gagamitin dahil nakita niya yung Lina na nag-rotate natin sa may bottom lane. So it's time to take yung mid or top lane naman. O baka naman, hindi nila mapush dahil nandoon yung Nyx Assassin sa may gitna. And Afterlife, pin-up na yung kanyang ultimate dito. Let's see kung ilang normal yung kanyang magagawa. Isa. Ay, hindi na tinignan ng cameraman. Pero okay. Well, gagabit ito sa may gitna. Hindi na makapag-skill itong si Nyx Assassin. Mamamatay po siya doon. Pero the TP coming from Immersion. Talaga didepensahan niya yung may gitna. Pero si Resolution, may Blink Dagger na guys. Ayan na nga, ginamit na rito sa may DK na gusto mag-push. At siya'y mamamatay rito. Resolution with a 10 minutes Blink Dagger reveal to kill that Dragonite. Napakaganda. Pero sakto to. Sakto lang tayo rin sa kanila. Ah, ganun. Ay, gara. Pero ito, Dagger nga po. Itong si Sand King, no? Sand Kingston! No. You rip, girl. Nasa meta ba kayo si Woodwing? Yes po. Nakaka-bossit kasi guys. Ang dami niya kasi nagagawa. And isa sa mga maganda dito sa Hoodwink ay yung kanyang Aghanim Scepter minsan. Bumubuo ka ng Aghanim Scepter dyan. Or kaya yung Veil of Discord. Yung Veil naman, puro parang mag-amplify ng mga ano nyo, spell damage nyo. Also, kasi Hoodwink parang siyang Ancient Apparition guys. Na plus 1 lang, kaya nyo mag-burst down ng hero with that sharpshooter. Long range initiation din sa second skill. Pwede ka rin mag-split push. Hindi, napakahirap mong i-catch. So, napakadaming advantage din ngayon na itong si Hoodwing. Basta taga-baliwag, mga gwapo, di ba, Bosalo? Siyempre naman, matik yan. Pero ito na, kinamit yung coil dito sa may Faces Void. And that sharpshooter, kita nyo naman, kalahati ang buhay patay with that sharpshooter. Basta merong mga pang-hold, napakadali lang ipatamain nun. Hindi ko pa kasi natetesting eh. Nalaro ko yata isang beses pero
nakakatakot gamitin, guys. Pag nag-fail ka, alam mong 9 report yung mangyayari sa'yo. Pero, okay, gusto sana tumiwards dito ng nagsasasin. And siya pa yung delegado, mamamatay agad siya dyan. And on the top lane, makukuha rin dito ng HR, yung tier 1 tower. Oh, na-dodge dito ni Yang G, yung stun, ito si Lorenop. And lamang, dito yung HR mga sir, ha, in terms of holding the map. Oh, yung map control natin dito, eh, ang daming na-farm ng HR guys. Yung top lane, yung mid lane, and then may nasa, ano pa, baba, yung, etong si ano, si Zayak, nasa dead lane pa siya. Talaga namang sulit na sulit yung pag-farm nila rito. And mukhang magiging worth it yung pag-battle fury nitong si Ursa Warrior, no? Kasi okay lang kahit hindi siya lumaban agad. Ang lakas pa lang nung apat nga pala rito talaga ng HR. Sun King, itong Grimstroke, di ba? May blink dagger ni Sun King. Third skillan mo lang. Stun, automatic, dire-diretso na yan. With that Inkswell. Grabe yung magiging damage sila. Kita mo, dalawang support. Dalawa lang sila, oh. Nag-smoke dito yung Sun King. Pati Grimstroke. Kasi alam nila, eh. Dalawa lang sila, kaya nila pumatay. And then, napak plus itong Hoodwing. Kaya rin nila pumatay. Yun yung pinakamalupit dito. And Epicenter, kinasa na nga po. Ayan na. Tinamaan ng stun. Na, silence pa. Kita nyo, walang galawan. Dalawa lang sila doon. And then, top lane naman. Puro ano to, ha? Dalawahan lang. Pair-pair lang po yung ginagawa nila dito. And napilitan ditong ipop yung egg. And napakaganda na nun. For the side of HR, alam nilang walang egg, pero meron dito rotation yung Gambit, guys. Gusto nilang habulin si Kuma. Nakakaramdam naman itong si Ursa Warrior. Pero na-stun na po siya dyan. Hindi na yata magigising itong Ursa Warrior. Namatay nga po dyan si Kuman. And takbuhan na ito. Mid lane naman, tinetake na dito ng HR. Uy! Hindi tumama yung stun. Multikan lang. Oh, ano sabi? Simiananisi? Tanga ka ba? Yun yung sabi niya doon. Tanga ka ba? Sorry, hindi ko alam guys kung ano sinabi niya doon. Dutang-duta si Rezo. Eh, ganun talaga guys. Kailangan pag TI qualifiers na regional qualifiers na wala ng dahilan para hindi ka maging dutang-duta. Ito na yung pangarap mo. Ito na yung mga kasama mo hanggang sa pagharap nyo kung mag-TI man kayo or hindi. Next year na ulit to. Pag tumanga kayo rito, next year na ulit kayo. And then na naman. Oop! Nag-fail na yung stun. Masyado na pinilit. Nakapag-backout dun si Afterlife. And atrasa na muna. And ito. Okay. Mag-Defiance. Itong si Dragonite. And 9-4 score natin. 14 minutes, make it 15. And ito na naman yung another initiation. Napaka-basic lang. Dagger stun. May kasamang Inkswell. Baka gumising. Kung hindi ka pamamatay doon, meron pang silence na binibigay itong si ano, no? Phantom Embrace. Itong si Grimstroke. Talagang walang galawan. Pero ito na naman. Mukhang magkakaroon ng bakbakan dito sa may gitna. Tingnan natin. May sentry wards. Any, kailangan niya mag-ingat. Hinit niya na yung kanyang vendetta rito. Nasa likuran. Yung Sun King. Pati itong Grimstroke, makakaramdam ba yung Gambit, mga sir? Lalo na ma-farm sila masyado, guys. Oh. Triangle na lang, nandun yung si Faces Void. And nag-smoke dito yung Gambit, pero nakaabang itong si Zayak para i-break yung smoke. Pero may gusto silang unahin sa may gitna. Mamamatay kagad dito si Aini, pero tatalo na nila dito yung Grimstroke. Tingnan natin, mukhang mamamatay itong Grimstroke, mga sir. Dominating para dito kay Resolution, pero 1-for-1 trade lang po yun. Nag-bait yung nagsasasin sa may gitna, kaso ang layo ng kanyang mga tropahan. Hindi siya na-save kaagad. Habang nangyayari yan, si Kuman, Battle Fury na, nasa may taas. Nag-farm lang. And titipin na siya dun sa may triangle to clean up yung napaka-juicing stack na pinrovide sa kanya ng kanyang mga tropa. Kakin yan lahat. Raw, 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 raw. Yee-hee! From 6K, guys. 1,000. Okay. Uy, 1-3. Oh, almost 1-3, oh. 1-2, guys. Yung kanyang na-farm doon, isang mabilisan lang, no? And lamang na ng 2K, itong HR. Hop, hop, kumakasa ng Epicenter sila Resolution. Ito na. Epicenter, the sun! Pero pakasamang Inkswell, pag nabuhay 20, napakatindi namang galawan
coming from HR and tier 1 tower on the middle lane. Pipilitin ba dito ng HR? Dedepensa ba itong Gambit? Meron silang Chronospear, meron silang Phoenix Egg, meron silang Laguna. Gusto nilang tumipensa. And Guman, tingnan natin dito. Iko Chronospear pa siya. Hindi, the counter initiation coming from Resolution. Egg will be used. Pero yung Chronospear hindi niya magagamit. And babasakin pa rin ng Litlog. Pero Resolution, mamamatay po siya rin dito. And Lil will mag-out pa sila rito. Gusto pa lumaban ng Ursa Warrior. Hindi siya naka-ultimate doon. Hindi niya na-anticipate yung damage and disable dito ng Gambit. Nagkamalian na, nagkatalungan na. Ano sabi doon? Isipa pa. Sabi doon, no? Ni Immersion, isipa pa. Oh my God. Pumasok yung Ursa Warrior. Hindi siya nag-ultimate. And BKB na. Itong Lina, isang pagkakamali lang guys. Nakabawi na itong Gambit. Hindi pwede magkamali ng ganun yung HR dahil napakabilis pumasok din po ng Gambit with the Dragonite, Lina, di ba? Bilis lang yan. Pari match, eh, sponsor po nila yan guys, yung mga doktong na pangalan na yan. Yung ano lang naman po eh, Pinoy lang naman yung mga kung ano-ano yung tinuduktong sa dulo ng pangalan nila eh, di ba? Patay si Zayak dito, killing sweep para dito kay Lorenop. And mukhang yung momentum guys eh, nag-swing na rito sa side ng Gambit. So let's see, kita nyo naman, ang dali pa rin patayin ng Ursa Warrior dahil Battle Fury pa lang naman yung kanyang item. And meron tayong DC dito mga sir. Natural na yan dahil CIS po ang ating region, medyo mahirap. Oh, baka nag-update. Oh, nag-start na rin yung SA guys oh. Kung gusto nyo po mapanood yung Noping guys no, meron tayo sa kabilang live stream natin. Naku, hindi na yata napanood guys ah. O, Jutsu muna tayo, Jutsu. Ito yung mga problema sa madaling araw guys eh, no? Pag na-DC ka, hindi mo mapanood. Recon mo nga po ang Dota muna. Pa-fullscreen muna ako dito, pogi naman ako eh. Yan. Guys, wait lang ah. Ako muna tingnan nyo. Kapo? Bad trip. Hanap ka muna dyan ng ano, live stream ng ano. Jutsu muna tayo guys. Ito pag problema guys eh, pag ibang region. Pag nakakik ka sa Dota TV, minsan hindi na nakaka-reconnect. Server issue guys. Pero ganun pa man, di ba? Pogi pa rin. Niluwa lahat, no? O, yung sa kanila na, yung mismong nandun na. Wala, kahit sa ibang live stream guys, niluwa lahat guys. So, doon na tayo sa ano? Ming, kainin mo na yan. Nag-crash pala talaga kahit sabi yan. Oh, lahat guys, nag-crash. So, talagang ano tayo dito. Kapo ko nga, no? Oh, grabe, mga ganong ano. Mga ganong tinginan, guys, no? Oh, yun sa ano, mismo, yung didelay. Doon. Okay yun. Isa pa ulit. Oh! Grabe naman mga lingunan na yan. Bosa, pogi mo. Huwag naman ganyan. Pinakamasipag tapos pinakamayaman na caster ng Lupon, sabi ni Mark Gabin. Tama na, BYB. Alam natin na ikaw ang pinakamayaman caster sa Pinas, guys. Si BYB po, no? Bukod kay Kuya Nick, ang sumunod po na pinakamayaman caster, kung i-rate po natin, si BYB. Hindi nakakalayo. Yan. O, oh, ito. Yung Spring of D nakakalayo. Yung ating game. Hindi rin nakakalayo rito yung score nila rito, mga sir. Pero ito na yung Chronospear. Kinamit dito ni DR at mapatay nila din si Zayak. Kuman Delegado rin. Nakipagnatnyatan yung Ursa Warrior na may Age of Immortal. Pero Epicenter by Resolution. Kinamit na rito. Jug. Wala tayong in-game sounds, ha? Kasi nakajutsu lang po tayo. Sana intindihin nyo. Pero Resolution. Mayayari rin po siya doon. And double kill para dito kay DR. And pinakita kagad. Ay, replay lang pala yun. Napakahusay. Shoutout sa ating tropa dyan. From kung sino man to, Aryo Hub yata, no? Kala ko naman matinding bakbaka na yun. Pero ito, nahuli si Zayak. Sana live na to. Delegado, namatay. And Gambit. Mukhang nasa kanila yung momentum dito. 3K na yung kanilang kalamangan. Makakapag-dagger out ba yung pack? Pack lords din pala. Itong si Young God at nakaligtas pa nga po siya doon.
Yan, shoutout po sa inyo mga sir ha. Kita nyo naman, gumagawa na tayo ng paraan dito, no. Para restart na nga to kung ano. Ito ba 'yon? Ito ba 'yung naka-capture? Wala, wala. Guys, kahit kayo mag-testing, panoorin nyo 'yung ano natin. Kahit panoorin nyo sa Dota TV, hindi nyo mapapanood. Wala eh, talaga niluwa po tayo rito. So kailangan natin gumawa ng paraan. Shoutout again sa mga nanonood diyan. Tiisin nyo na po, no. Naka-jutsu lang po tayo. Pasabi na lang po, wala po tayong in-game sound. Sa mga nagtatanong dyan, ha, mga bago lang dyan, ha. Wala po tayong in-game sound ngayon dito. Pero, pilitin natin. Try natin, guys. Chik-chik-chik-chik. Bang! Yun. Oh, chik-chik-chik. Lumitaw yung ano eh. Yung mga items sa gilid eh. Hop! Mag-skill. Oh, ayan, namatay! Ito si Lorenov, guys, na sharpshooter. Kita nyo, sobrang bilis. Sharpshooter po siya dun. And ito, 27 minutes ng laro natin. 3K kalamangan pa rin dito ng Gambit. Ito yung pinakadikit na laban talaga. Kanina puro ano, no? Bugbog, no? Puro bugbog yata yung mga naunang laban, guys. Oh, nadas dito. Ito si Aini. Pero dito naman ang stun ng Sun King. Pero ina pa rin to. To kill itong si Aini. And 2K na lang ang kalamangan dito ng Gambit. Talaga namang hindi sila pinapakumpleto ng HR, guys. Kain. And napakayaman ng Ursa Warrior. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Ito yung isa sa mga kailangan nyong pinapanood sa pub game, guys. Si Kuman. Kung kayo po ay carry player, panoorin nyo si Kuman mag pub game, guys. Eh sa mga napakalupit na mag-farm niyan. Nakikita ko 'yung farming pattern niyan. Parang medyo napapaisip ako. Ako ba 'to naglalaro? Eh si Kuman pala. Si Ku na may pal. Yan. Hindi po aman. And let's see. 18-18 score natin. Dikit ang laban, guys. Sun King na may 4-stop, may dagger, may travel. And then yung pack, meron siya rito ng Witchblade and this. Phoenix naman, ayan. Going for Repressure. Ito si Immersion, ha? Di ba si Kuman, BP din yan? Dati po, parang nag-stand din po siya sa BP, guys. Si Kuman. Good morning, Boss Gary, boy, kaba. Ayan, oh, mga nanonood. Mga moderator natin dyan, sila Boss Miggy Pereira na in love. May daddy na yata, soon to be daddy. Tawag dito, graduate lang, magiging daddy na yata kagad. Shout out po sa inyo dyan. Oh, pero may BKB na ito si DR. Basher naman, para dito sa may Ursa Warrior. Tingnan natin, ako po, Zayak! Uunahan kagad nila dito, hindi na yata makapagbibitaw ito ng kahit anong skill. Pero yung itlog, hindi rin magagamit dito ng immersion. Pero automatic buyback yan. The Chrono Spear sa may dalawa. Sharpshooter, hindi tatama. Mamamatay yata yung nagsasasin doon. Yes po, pero ang magiging kapalit yata, itong Ursa Warrior, nakikipaglaban pa rito si Kuman. Kaya mo ba? Hindi niya kakayanin, mga sir. And mega kill para dito kay DR. Oh my God, Sayak, dieback to. Double kill on Faces Void. And maghahabol ngayon dito ang Gambit. Alam nilang walang buyback. Yung isa sa mga heroes dito ng HR. And Rosa na lang daw ang kukunin dito. Masyadong nalayo, no? Hindi tumama rin yung sharpshooter. Sayang. Good morning. Yan. Shoutout po sa inyo lahat dyan. And Ages of the Immortal. Plus the cheese. And kasama yung shard dito. Sino kukuha ng shard? Okay, Faces Void ako muna siya. Dito, makikita natin sa instant replay natin na yan. Protected by Predator. Kitang-kita nyo naman, oh. Napatay niya yung Phoenix, pero nag-buyback lang, eh. So, nabaliwala. Ganda na nga, eh. Nakapag-rage siya dun sa may Chronosphere. So, wala masyadong naging damage sa kanya. Pero, after nun, guys, wala na rin siyang katulong. Ayan, oh. Pinagsusuntok po siya rito, guys. 3-1. Si Lilmi alone, eh. Nakikicheer lang sa may gilid-gilid. Hindi rin naka-backup kagad yung pack dahil konti na lang din yung buhay, guys. And ito, speaking of pack, delegado siya rito. Coil, gagamitin niya. And naku, makakara-face pa siya rito. And G, let's see, dagger out. Hindi na siya na-stun ng DK doon. And TP out on Young G. Makapag-out naman siya dyan, guys. Game 1 pa lang po ito, guys. Game 1 pa lang po ito. Uy, hindi po yan sponsor namin, ha? Zero shoutout dyan, oh.
PNXBet.com, promo code natin, Lupon WAC. Galing nito, may live ad silang ganun. Gawin nga na natin yun. PNXBet tayo guys, ha? Alam nyo na, ha? Taya-taya na rin kayo. Yan, exciting yung EU. Makapasok sana OG, sabi rito. Ni Toto. Eh, sana all, diba? May Nigma rin. May Liquid din doon. Napakadami pong ano, mga teams na deserve sana mag-TI. Bisco, saka ano, yun ang mana yun eh. Na-invite eh. Tapon-tapon lang eh, no? Hoy! May ano na, ha? Skadi rito. Itong si Faces Void. And meron namang Aghanims na yung pack. So, let's see. Ito, nag-abalak sila rito. Patayin. Itong si Lorinop. Tadagiran ba kagad dyan nung... hindi. Enlil. Siya pa yung delegado rito. Naispatan pala ni Kuman. Itong si Nyx Assassin. Na nag-aabang lang din. Ayun, nasa may gilid-gilid. Kaya napa-out yung Ulsa kagad. Iniwanan niya na kagad si Lil doon. And ito, tingnan natin. Going for Satanic, itong si Faces Void. Meron pa siya rito ng cheese. Parang mamamalat yata ako dito. Nagkaiba yung ano natin, mic natin, Eugene. Parang humina yung ano natin, feedback ng mic. Sige natin, si mga lakas mo pa nga. Check. O baka mismong yung mic yung mamahina. Pero ganun pa man, yan. Dapat yan lang. Para hindi na ako sumisigaw dito. And ito na nga, mayroon na nga pong Big Black Dragon. Itong si Afterlife, guys. Once you go black, you never go back. Stretch na yan. Resolution? Okay. Magano siya? Yung overwhelming dagger? And then nga, natitaken sila dito ng mga towers, guys. Mga easy tower yung nakukuha rito ng Gambit. Tumataas na yung kanilang kalamangan dito, mga sir. Basalon team, ang tingin mo makapasok sa TICC. Napakahirap po, guys. Napakadaming Pinoy teams na gusto nating nandun sana sa TI. Kahit anong Pinoy teams na lang, susuporta tayo dyan, di ba? Yun yung ano natin. Kahit sino dyan. Lilgan nga nilagay ko sa prediction para kung manalo, edi masaya yung prediction ko. Kung matalo, okay lang din, di ba? Kaysa naman nilagay ko to TIC, tas manalo. Ako. Pag nilagay ko execration, ako. Ayun, Lilgan, manalo, okay lang. Wala, yung hirap eh, guys eh. Na-attach tayo sa lahat ng mga Pinoy players and team eh. Mula si MG Trash, yan! Saka yung SMG, wag sana sila. Gara naman nila, ano. Next season na silang, marangkada. Wala kasing Pinoy doon sa dalawang team na yun. Yun na yung kalaban natin, guys, eh. Huwag na ating panalunin yun. Uy! Pero na-break yung smoke dito ni DR. Tinalo nga kagad yung pack! Pack na merong Aeon Disc! Ayan na nga. Nag-pop na yung Aeon Disc dito at makakaligtas itong si Pack. Pero si Zayak hindi. Wicked Sick para dito kay DR. And eto na. Aangat na po. Yung Gambit. Tingnan natin paano gagawin ng HR. HR pa naman yung binoto kong magcha-champion dito. Magka-qualify for TI, pero binabaruba sila dito ng Gambit. Gambit na malakas ang and red-recho. Itong Gambit, mga sir, matitik na kagad nila yung mid-tower dito. Nakakakaba ang nangyayari, mga sir. Kaya pa bang lumaban dito ng HR? Kailangan nilang pumalag 15 minutes or 15 seconds pala before mabuhay. Itong... tinalunan ka agad nila. Pero BKB and Chronosphere dun sa may Ursa Warrior na hindi nakapag-BKB, hindi nakapag-enrage. Napakalungpit ni Kuman. Sabi ko sa inyo, best carry yan. Oh my God. Pumasok, hindi nag-BKB. Pumasok, hindi nag-ultimate. Wow. Oh my God. Wow! Oy! Tumalo na naman po din si DR. Tingnan natin, sobrang tapang talaga dito Faces Void. And then, solo bind! Hindi po solo bind. Ayun na, kuminik na. Pero delikado pa rin. Ito si Resolution. Ayun, this magpapap. Mamamatay ba yung Sun King? Makapagpo-force stop out siya dyan. Napakadami mong galaw. Bakit nag-overwhelming odds ka? Porkit napakayaman mo? Ay, nako. Ewan ko kung naging worth it ba yan. Or, siguro, mga...
taras, mga ganun, pero gusto pa rin nila pumasok. Tumalong po sila rito. Yung Lina, gusto nila i-burst down, pero nakapag BKB Laguna, Blade Resolution is down, and I think this is it. Pwede nang i-call yung Double G and GG, itinawag na Gambit yung mananalo dito sa ating game number 1. Pero game number 1 pa lang po iyan. Ano ba naman yun? Nagkatalungan? Hay! Grabe ito si Loren, no? Pakita naman natin, no? 11-1 and 8 sa kanyang Lina. And also, I think, ang turning point ng laro doon, yung may Aegis of the Immortal sila, isang clash lang nakita natin, di ba? Yung Chronosphere. Eh, sulit na sulit. Doon sa may Ursa Warrior, holding, kahit naka-enrage, wala naman siya magawa, di ba? But na Fury, yun nga ang problema guys eh. Ngayon hindi ko na masyado nakikita nagpo-Fury yung Ursa Warrior. Kung gusto mo ng early suntukan, di ba? Magdi-defusal ka, then SNY or Dagger Basher, BKB agad. Wala talaga tumama sa prediction mo, Bosalo. Ay, wala ba? Congrats guys sa mga ano, nagbaliktad ng aking prediction. Panalo kayo. Yung kasi yung sinasabi ko dun, guys, hindi lahat na nakikita nyo susundin nyo. Depende sa inyo yan. Siya ngayon, hindi tumama. Eh, de, aray muna, di ba? Ganun talaga. Tsaka may game 3 pa naman eh. Bakit pa tayo nag-ano? Game 1 pa lang naman yun. Pumapalag naman daw yung HR. Tapos eh, nagwawalang kaagad kayo ng pag-asa. Kung gusto nyo mag-bet, guys, ng real money, pnxbet.com, promo code natin, LuponWX. Si bet nga tayo dyan. Pwede ba? Ayan, pwede tayo dito mag-bet. Mag-bet tayo. Walang problema dyan. Ewan ko lang kung magkano pa yung ano natin. 1-2? Sino, talo kayo? Ay, baka may kumagalaw na iba. Baka binakarat kagabi. Walang magawa. Nilibang sarili. Tayaan na natin. So, guys, no? Game 2. All in mo. Game 2. Yan ha. Shoutout po sa inyo dyan, guys. Sa mga tropang moderator natin sa nagising-nagising. Hayaan nyo po, bibigyan po kayo ni Eugene dyan ng, bababoucher yata sa mga moderator si Eugene. Ewan ko lang ha. PM nyo na lang po si Eugene. Eugene Borja, guys. Sa mga gusto ng PNX Bet na voucher dyan. Libre ha, libre. Eugene Borja. Pag sa mga bibili naman po ay Lupon PNX Bet voucher seller. Yan. PM lang kayo dyan, guys. Ito, tayaan natin. HR. Takal naman. Hindi ata kumagalaw to. Pero yan ha guys, pnxbet.com, Lupon WXC, paggagawa kayo ng account ha. Lupon WXC. Yun yung ating code. Paggagawa kayo ng account guys, hindi po sa pag-voucher. Oh, ano yan? Bakit sila kalbo nandyan? Mali-mali naman ng ano. Dito mo na lang kasi dapat binuksan. Para i-altab mo na lang. Wait lang guys ha. Kinakapapanungan natin eh. TD natin. Malapit na rin matanggal to guys. Huwag kayong mag-alala. Joke lang. HR! Taya mo. Wag watch. Wag yung match. Times 4 match winner. Game 2. Game 2 lang. Game 2. Ba't hindi kumagalaw, Eugene? Dito hindi kumagalaw. Eto nga, hindi kumagalaw. Paano gagawin ko? Hindi na nga gumalaw, oh. Hindi nga nakikita pala sa live, oh. Wait lang, guys, ha. Basta lang pa shout out, tumaliwas ako sa prediction mo, kaya nanalo ako. Eh, depengi ako. Ganun lang naman yun, eh. Basta lang, nanood ako ng vlog mo. Kamukha mo pala si Paolo Abelintong. Abelintong? Ba't ganyan? Abelino. Solo cash ka, Bosalo? Feeling ko. Kasi nakatulog yata si Easy, oh. Yan na. Tagal naman. Bisa mo na. Esports, baka hindi tayo makabet. Game 2. All in mo. Yan. Game 2. Game 2. Yan. HR. Na match visual. Oh, narinig ko. Narinig ko to. Yung sinasabi si Kalbo, oh. Si Kuya D. Kuya D ba yan? Oh, may sinasabi si Kalbo, sabi, pag nag, ano ko sa Pinas, akala ko si Eri Niman ako, sabi, ganun Kalbo, saan yan? Ay, kuya, di naman yung isa, oh. Ayan, si Eri, oh. Ay, sige, kuya, di yan, may birthday. Ayan, oy,
Insufficient funds eh. O, pakita ka nung ano natin, previous. Yan, guys. Nakataya na po tayo dito, guys. All in HR. Ha? So, yun na nga, guys. Yan, naglo-loading na yung game natin. Short commercial break lang. Pagkabalik natin, bakbaka ng HR versus itong gambit. Huwag po kayong alis. We'll be right back, mga sir. What's up, mga sir? I'm Chola Hay.